1, 2, 3, come on! Hello, hello, hello mga YouTubers! Welcome to my channel again! And kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para po updated kayo sa anumang mangyayari sa aking channel. And today po, I'm going to give you an update tungkol po sa aking naunang vlog, which is Negosyong Patok, which patok na negosyo talaga po. Before, we only have 100 pieces, kung matatandaan niyo po yun. At simpleng kulungan lang siya, isang net, tapos bubong niya is made of lumang sako lang. Mga ginamit namin noon, mga dati ng resources. Pero ngayon po, tignan nyo naman kung ano na ang improvement ng aming Charan! Ito na po siya ngayon. From 100 pieces, meron na po kami 250. At ang tulungan po nila, napaka-safe na nila. Umulan man uminit, hindi po sila maagabyado kasi meron silang proper na bahay made of nipa lang siya kasi para presko po yun sa mga iti. Paligid po nila, ang bahay nila is made of bala. It's a kawayan. Hiniwa-hiwang kawayan. Tapos po, ang pagkakalagay nila, yung pwedeng i-insert ang kanilang mga bibig kasi sa paligid niyan, sa labas, nandiyan naman po yung mga PVC na biniyak kung saan doon sila umiinom. Ito po. Yan. Ito po ang kanilang iyong paligid. Nakapaligid yan sa bahay nila. PVC na biniyak at kawayan. So, sa in-between ng kawayan, ng fence nila, doon nila is ina-insert ang kanilang bibig para makainom ng tubig. So, yan nga po. At ito na tayo. Makikita niyo po kung paano yung katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa negosyong ito, hindi po natutulog ang pera kasi tayo o kami na aalaga ng itik, natutulog kami sa gabi of course and din ang itik also. But then ang pera namin, hindi, yung puhunan namin, never. Kasi kinaumagahan pagising namin, ayan na, pinupulot na namin ang pera. Kung ano man yung puhunan na ibinalik na, ipinuhunan namin, unti-unti na siyang bumabalik. Not instantly, but bumabalik siya. You know, sa lahat naman ng negosyo po, hindi agad-agad kinaumagahan po. In just one click, ayan na agad ang puhunan mo, di ba po? You have to work on it para bumalik ang puhunan agad at ang profit also. Pero hindi siya nakakapansising negosyo dahil makikita niyo naman kung gaano ang proof na money won't sleep on this business talaga po. Kaya po kung sino man sa inyo ang may gustong magnegosyo or nag-iisip kung ano ba talaga ang pwedeng itayo, at this time po, ito talaga ang pinakang safe kasi you can just alagaan yung itik or put up the business in your backyard or kung meron kayong lupain na sakahan, mga ganyan. Katulad sa amin po, dito sa amin, sa probinsya po ito. Meron po kaming lupain naman ng konti kung saan meron kaming palayan at meron din po. Kaya dun po namin naisipan na ilagay itong negosyo na to malayo sa sangkatauhan kasi medyo, of course, kapag nag-feeds po sa anumang negosyo, anumang poultry. Once na gumamit kayo ng feeds, merong konting langaw dyan. Kaya ito po, napaka-safe nito sa ito ng aming. Kaya po kayo dyan, ito po yung negosyong sinasabi ko sa inyo na easy money, hassle free.
dahil talagang walang kapagod-pagod, I mean, kahirap-hirap. Dahil yun po, hindi nyo sila kailangang katulad ng piggery. Ako din ang piggery, pero kailangan linisin ang kanilang kulungan kapag may mga dumi-dumi na, diba po? Pero ito, hindi kasi yung pupo nila, nagda-dry lang siya. Tapos yun, hindi siya masyadong mabaho. Kaya kahit yung tirahan, tinitirahan nila, amin nila Ate Vic. Yung Ate Vic ko kasi ang nagmamanage nito. So, ang lapit lang yan sa tinutulugan nila, ang lapit lang sa kulungan. Kaya itong negosyo na to, walang kapro problema. Ito po, totoo, ito nababagay ito talaga sa mga probinsya. Kaya yun po. Salamat po ng marami sa inyong pakikinig at panonood. I hope nabigyan mo pa yun ng insights kung paano magkaroon ng negosyo. So, salamat po. Until next time. I hope wag po kayong magsawa sa kapanunood ng aking mga uploads. I'm doing my best to make my uploads become so much better than the first. Thank you and God bless us all.